Magandang araw mga bata! Ngayon ay pinagdiriwang natin ang National Children's Month na may temang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan. Ako nga pala si Teacher Jerry ng Adarna House. Bago pa simulan ng ating kwentuhan, siguruhin nyo na kayo ay komportabling nakaupo at maayos akong naririnig. Ayan! Ako ang kaibigan kay Bigang Libro, laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan Libro. Huwag aapakan, huwag uupuan, huwag pupunitin ng mga pahina. Ako ang kaibigan Libro. Laging handang magkwento sa inyo. Ingatan nyo ako, alagaan nyo ako. Ako ang kaibigan Libro. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ang kwento natin ngayon, Ang Magic Silya ni Titoy. Ito ay kwento ni Razel Molina at guhit ni Marcos Nada. At ito ay likhang aklat ng Adarna House. Handa na ba? Simulan na natin. Maliit lang ang baryo namin. Kaya sigurado, madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Ayan si Titoy oh. Pag dumaan ka, ipakikilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya, kala mo, pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. Merong dalawang gulong na di nabubutas. Kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina. Konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang. Ang gara. Minsan, sasakay lang kaming dalawa sa Magic Silya at bigla itong nagiging kotse. Vroom! Vroom! Tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Minsan, nagiging eroplano ito. Ang sarap lumipad! At walang biro, nagiging tren pa ito. Toot! Toot! Magic talaga! Hep, hep, saan na naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay, pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po, kasama si Titoy. Ang lagi ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po. Sigaw ni Titoy mula sa labas, sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy, kung nasaan-saan kami nakararating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa. At meron pang party! Doon nagko-concert ang mga puliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll ang tugtog nila! Ang galing, no? Kahapon naman, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Do'y nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya niyo ah! Ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang, mukha siyang balansa. Inalok na lamang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy. Sakay ng kanyang Magic Silya.
mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka! Sayang nga at kami lang ang nakapamamasyal. Yung ibang mga bata kasi ayaw makapaglaro kay Titoy. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumaraan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang binti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang mga bata, sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparoot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, di ba? Tara na! Tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang binti, kung saan-saan nakararating. Balang araw, makabibisita rin ang ibang mga bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila. At mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan. Vroom! Vroom! Tabi kayo! Tabi! Dumaan ka sa plaza. Dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa magic silya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong ang magic silya ni Titoy. Kwento ni Razel Molina at guhit ni Marcos Nada. Ito ay likhang aklat ng Adarna House.